What's up mga ka-opawug? Karamihan sa atin ay nangangarap na lumipat sa isang malaki, maluwang at komportabling mansyon kung saan pwede tayong manirahan magpakailanman. Ngunit maraming mga kaso kung saan ang mga masiswerte at mayayaman na naninirahan sa mansyon ay hindi nagtatagal sa kanilang mansyon. At walang sinumang gusto na lumipat, bilhin o galawin ang mga ito dahil sa mga kakaibang kadahilanan. Kung kaya't ang ibang mansyon ay napabayaan na lang at nasayang. Halina't panoorin natin ang 8 abandonadong mansyon sa buong mundo na talagang magtataka ka kung bakit napabayaan ang mga ito. Number 8. Suananowa Mansion. Ang Italian Renaissance Revival Mansion na tinatawag na Suananowa ay tahimik na nakahimlay sa Virginia. Ang railroad tycoon na si James Dooley ay sobrang minahal ang kanyang asawa, kaya't napagpasyahan niyang magkaroon ng isang mansion na itinayo para sa kanya noong 1912. At ganun-ganon niya lang ito ipinagawa. Sa panahon ng paggawa ng mansion na ito ay ang pinaka-advanced na bahay na maaari mong isipin na ginawa mula sa Georgian marble at may 52 na kwarto at terrace garden. Lahat na siguro ng pagiging maluho ng bahay na ito ay nandirito na. Meron itong pribado at sariling pinagkukunan ng kuryente, isang bagay na hindi mo makikita para sa isang bahay sa panahon nito. Dahil ang mga solar panels at generators ay hindi pa sikat noong panahon nito. Ang tanging tunay na paraan upang makahanap ng isang pribadong kuryente sa panahong iyon ay ang pagpapatayo ng isang sariling planta ng kuryente sa iyong likod bahay. Sino ba naman ang mayaman na makakaisip upang gawin ang ganitong bagay? Si James Dooley lang naman. Subalit, namatay si James Dooley noong 1924 at sumunod ang kanyang asawa. Makalipas ang 2 taon ay marami na ang bumili at nanirahan dito. At isa ang Valley Corporation ang nagmay-ari nito hanggang sa pinaupa nila ito sa isang scientist na si Walter Bowman Russell kasama ang kanyang asawa na si Lau Russell. Ginamit nila ito bilang isang museo at matutuluyan. Ngunit namatay si Walter noong 1963 at patuloy na nanirahan ang kanyang asawa na si Lau hanggang mamatay ito noong 1988 at wala nang sumunod na nanirahan dito. Base sa mga balibalita ay delikado na daw tirhan pa ang mansyon dahil sa dekada na ang sinerbisyo nito kung kaya't ito ay inabandona na. Number 7. Linwood Hall. Kung ikaw ay sakaling magkakaroon ng tunetoneladang pera upang ihagis at ikalat ang mga ito sa sahig na parang isang milyonaryo, ang Linwood Hall ang talagang papangarapin mo dahil sa lawak ng espasyo nito. Ito ay may nakakamanghang 110 na kwarto kasama ang 55 na bedrooms nito. Karamihan sa mga kwarto ay ginamit bilang isang art gallery dahil na din sa unang may-ari nito na isang art collector na nagngangalang Peter Widener. Ang Pennsylvania Palace na ito ay itinayo sa pagitan ng 1897 at 1900s. At talaga namang aasahan mo na ang presyo ng palasyo na ito upang maipatayo ay napakamahal, naaabot sa 1 bilyong piso sa kasalukuyang halaga ng pera. Hindi pa rin kapanipaniwala na ang palasyo na ito ay naibenta pa sa halagang 550 million pesos sa kabila ng pagiging marupok nito at pagiging luma nito. Ngunit sa kasalukuyan ay naabandonan na ito. At kung may gugustuhin mang tumira dito ngayon, ay aabutin sila ng 200 million pesos upang ma-repair. Bukod pa ang presyo ng pagbili nito. Marahil kung ikaw ay isang mega billionaire ay talagang magagawa mong maibalik ang dating ayos ng palasyo na ito. Number 6. Villa De Vici. Ang pang-anim sa ating listahan ay ang nakakakilabot na Villa De Vici
o Red House. Ito ay isang triple-decker mansion, itinayo noong bandang 1850s. Ang isang Italiano na nagngangalang Felix de Vici na nagnais magtayo ng palasyo sa mataas na lugar at natupad ang kagustuhan niya. Noong kapanahonan nito ay isa ito sa pinakamaganda at pinakamarangyang mansion sa bansa. Nagtatampok ito ng isang heat indoor plumbing at may outdoor fountain. Dagdag pa dyan ang itsura nito na mukhang kastilyong bungo. Gayunpaman, noong 1862 ay nagsimulang makilala ito sa pangalang Ghost House. Dahil noong taon din na iyon ay umuwi ang may-ari na si De Vici at nagulat nang makita niya ang kanyang asawa na walang awang pinatay at ang kanyang anak naman na babae ay nawawala. Hindi niya na kailanman nahanap ang nawala niyang anak. Lumipas ang ilang taon, ang kalungkutan na kanyang dinanas ay naging dahilan para patayin niya ang kanyang sarili. Ang mansion naman ay napasa kamay ng kanyang kapatid at nanirahan hanggang magkaroon ng World War II. Makalipas ang ilang dekada ay marami pa rin ang nanirahan dito. Ngunit makalipas ang 1960s, tuluyan na itong naabandona. Base sa mga naninirahan malapit sa Red House ay naririnig nila ang sirang grand piano na tuluyan pa din tumutugtog mag-isa. Ang nakakagulat pa ay nagkaroon ng avalanche dito noong 2002 na sumira sa mga bahay sa lugar. At ang Red House lang ang nanatiling nakatayo sa kabila ng pagiging marupok nito. Number 5. The McNeil Mansion. Kung ikaw ay nakapanood na ng video kung saan ang lahat ng tao ay naglaho sa mundo at inisip kung anong mangyayari kung ang lahat ng bahay ay natabunan ng halaman at mga lumot, ay ang McNeil Mansion sa New Jersey na ang iyong maiisip. Noong 1894, ang industrialist na si Andrew McNeil ay nagpatayo ng isang malaki at napakagandang mansion. Noong kapanahunan nito ay isa ito sa pinakamalaking pribadong bahay sa bansa na may 10,000 square feet ang lawak. Naglalaman din ito ng isang pangalawang mas maliit na bahay para lamang sa pamamahala at pagpapanatili ng mga kabayan nito. At meron din itong garahe na mas maganda pa siguro sa simpleng bahay lang. Subalit, ang malaking kumpanya na tinatawag na US Pipe ay napaalis si McNeil sa kanyang mansion at ginawang headquarters at nagdagdag pa sila ng 14,000 square feet sa lugar. Ito ay ginamit nila hanggang 1974 at noong umalis na sila sa bayan ay iniwan na lang nila ito at hindi na naibenta kanino man. Kung ibebenta man nila ito ay wala na sigurong tatanggap dito dahil sasira-sira na ang loob dahil sa nangyaring sunog dito noong 2001. Ang ilang kumpanya ay nagnanais mai-restore ang mansion. Ngunit sa isang maliit na problema kung saan gagastos sila ng humigit kumulang 500 million pesos para maibalik sa dating ganda nito. Mananatili na lang sigurong mabubulok ang makasaysayang mansion na ito. Number 4. Carlton Island Villa. Sa isang maliit na isla sa Cape Vincent, New York, malapit sa Canada, ay nakatayo ang isang tunay na kastilyo na pwede nang mapasayo sa halagang $500,000. Ngunit malamang nakakailanganin mong gumastos ng milyon-milyon upang ayusin ang kastilyo. Dahil kahit mahinang lindol ay paniguradong guguho ito. Ang mansion na ito ay itinayo noong 1895 para maging isang bahay bakasyonan ng isang negosyanteng nagngangalang William Wyckoff. Nagkaroon siya ng kapalaran sa pagbebenta ng makabagong invention na tinatawag na typewriter. Subalit ang lahat ng pera na kanyang kinita ay hindi siya naisalba mula sa kung anong bumabalot na sumpa sa tahanan niya. Dahil sa pinakaunang gabi pa lang ng paglipat niya ay nagkaroon si Wyckoff ng heart attack at namatay. Ang kanyang anak
itong naiwan, ngunit di kalaunan ay nalugi ang pagbebenta ng typewriter. At iniwan ng kanyang anak ang kastilyo at walang nanirahan doon ng halos 100 taon. Mula nang ang palasyo ay nahulog sa kumpleto at lubusang pag-ubos ng pundasyon. Ang mga wooden frames nito ay inaanay na at ang mga pader ay durog-durog na. At ang tanging paraan upang maabot ang lugar ay sa pamamagitan ng bangka. Bilang isang resulta, ang mga contracting experts ay kinalkula ang presyo kung magkano ang gagastusin para mapasa iyo at mapaayos ang lugar ay aabot lang naman sa 100 million pesos. Number 3. Cambasnathan House. Sino ba naman ang hindi gugustuhin na makita ang mga napakagandang tanawin na makikita kapag nakatira ka sa mansyon na ito? Ngunit nakakalungkot isipin na ang mansyon na ito ay hindi na masisilayan sa personal na talagang hihilingin mo na sana ay marami pang katulad nito. Anyway, ang Cambasnathan sa North Atlantic Shire, Scotland ay marahil ang pinakamaganda kasama ang isa sa ilang nalalabi sa bansa na orihinal na isang tower house. Ang kastilyo ay binuo noon pang 1819. Matapos masunog ang orihinal na tahanan ng isang marangal na Lockhart family, ang kastilyo ang kanilang naging tahanan. Pagkaraan ng 1967, ilang dekada ang nakalipas, ay napasa kamay at binili ito ni Ronald Wilson. At nagdesisyon siya na gawin itong isang medieval restaurant ng ilang taon. Subalit nagkaroon ng sunog sa kastilyo noong 1980s. Na dahilan para masira ang kastilyo. Hindi na nagawang maipaayos ni Wilson ang kastilyo. Kung kaya't ang napakagandang kastilyo na ito ay nagsimulang mahulog sa isang kumpletong pangangambang maabandona. Subalit, makalipas pa ang ilang dekada ay nagkaroon ng permiso ang mga sumunod na may-ari nito at ginawa na lang itong isang fancy gothic na mga apartments. Ngunit, dahil sa katandaan ng kastilyo at pinsala na dinulot ng sunog dito, ay binawi ang permiso dito dahil sa hindi naligtas pang tirhan at tuluyan na ngang naging abandonado na ang Cambasnathan House. Number 2. Swinger Sticky Palace. Ito na siguro ang pinakamatulin na napabaya ang kwento ng mansyon na maririnig mo. Ang Swinger Sticky Palace ng Chattanooga, Tennessee, hindi opisyal na pangalan ng isang 5,600 square foot na itinayo ni Billy Hall noong 1972. Si Hall ay isang strip club tycoon na may isang layunin na magkaroon ng isang mansyon na kung saan walang katapusan ang pagpaparty, na nagresulta sa walang katapusang kasiyahan dahil meron itong open bars, sauna, mirrored cabinets, closed circuit television, jacuzzi na kasya ang 12 tao at may marmol na bumabalot sa bawat palapag at kisame nito. Pero ang pinakasikat na tampok sa mansyon na ito ay ang playball pool na may 12 feet ang lalim, 20 by 40 ang haba. Sa ilalim nito ay nakapinta ang tanyag na logo na Playboy Bunny. Meron din itong malaking chandelier sa ibabaw ng pool nito. Ang pool ay may mga lagusan na patungo sa iba't ibang kwarto. Ang mga lagusang ito ay talaga namang pinakagamit na gamit sa mansyon. Sa kasamaang palad, ang walang katapusang party ay nagtapos sa taong 1973. Dahil ang may-ari na si Hall ay naaresto dahil sa pag-hire ng isang tao para patayin ang kinakasama ng kanyang minamahal. Siya ay sinentensyahan ng 20 years na pagkabilanggo at habang siya ay nasa kulungan ay walang nag-asikaso sa kanyang mansyon, kung kaya't ito ay nauwi sa pagkaabandona na dahilan para madagdagan ang kanyang sentensya dahil sa pagkalugi sa bangko. Talaga namang ang dating masayang mansyon ay isa na lang alaala para sa mga nagpupunta dito.
Noong Setyembre 2017, dalawang taon matapos ang lungsod ng Chattanooga ang kinin ang ari-arian dahil sa hindi pagbayad ng buwis, ang Swingers Mansion ay tuluyan ng winasok ng isang wrecking ball at hindi na makikita sa personal kailanman. Number 1. Pidhirtsi Castle. Ang isang bagay para sa isang gusali ay ang tumayo ng higit sa 100 taon. Ngunit ang Pidhirtsi Castle sa Ukraine ay lagpas 100 taon ng binuo. Dahil ito ay umabot sa 400 years ng nakatayo. Hindi na masama para sa kastilyong gawa sa mga balangkas ng mga bato. Ang mansyon na ito ay pinatayo para sa isang commander ng militar na nagangalang Hetman Stanislaw bilang isang kombinasyon ng kuta at tahanan. Ito ay tinayo ng napakahusay at nananatiling nakatatag ng maayos sa kalagitnaan ng 1800s. Sa kasamaang palad, matapos itong mapasakamay ng iba't ibang nagmay-ari nito, ay napabayaan matapos ang World War II. Salamat sa isang himala na ang mansyon na ito ay nakatayo pa din sa kabila ng hindi pag-iingat dito dati. Sa ngayon, ay kasalukuyang itong isang art gallery na mayroong foundation na pinagkukunan ng pondo para sa maintenance nito na kinakailangan din para maibalik ang kastilyo sa original na kaluwalhatian nito. Ngunit hindi pa ito mapagtagumpayan dahil sa kulang pa ang kanilang pondo at sana ay hindi masayang ang kastilyong ito. Sa 8 mansyon na naitampok natin, alin ang pinaka nagustuhan mo at pinangarap mong mapasayo? I-comment mo na below. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay pindutin lang ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos natin. Shoutout pala sa ating kaopawo na si Colorum TV at Marvin07 Vlogs. Maraming salamat mga kaopawo TV.